nakakatawa sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa kotse, kay bago-bago ng sasakyan sa showroom, aba, tinatanong na kung meron bang kasunod. Halimbawa, kalalabas lang ng 2019 model, nakaabang na kaagad sa 2020 version. Kumbaga, titikman pa lang yung tanghalian, gustang malaman kung ano yung hapunan. What? Hindi rin tayo masyadong atat, no? Wala eh. Car crazy talaga ang mga Pinoy. Since we're close to ending this year, aba, salamat naman. Siguro eh okay lang pag-usapan natin ang mga upcoming models to expect next year. I'm Stanley Chi, your host for PhilCoches Top List, at ang pag-uusapan natin ngayon, 11 new cars coming to the Philippines in 2021. Take note, hindi ko sinasabing lahat sila, sureball na. Ang good news, merong mga confirmed na. Hindi confirmed ha, iba yon. Yung iba naman, malabo pa sa relasyon nyo ni Crush ang tsansang dumating. Basta based on previous timelines, ito ang lista ng car models that will most likely arrive in the Philippines to start the new decade. To kick off our list, please like this video and subscribe to PhilCoches YouTube channel. Click the bell icon for updates. Tandaan, PhilCoches is number one car portal in the country. Number 1, Ford Ranger at Ford Everest. Ayon sa aming source, sureball na ang dating nitong dalawa. Recently launched last November in Thailand. Facelifted models ang darating for 2021. For the Ranger, trapezoidal pa rin ang grill pero tinanggal yung twin bar sa gitna at nilagyan ng nostrils, side pads, sabi ng Ford. Ginawa na ring black lower bumper at black alloy wheels. For the Wild Track, dinagdagan ng power roller shutter ang cargo bed. Sa 2021 Everest, very subtle din ang difference sa outgoing version. Ni-revise ang grill, tinanggal ang horizontal bars para cleaner look at dinagdagan ng Everest lettering sa hood. Bago rin ang alloy wheels. In terms of interior, tech, and powertrain, mukhang walang binago sa dalawang bigating models na ito. Visit philcoche.com and be a part of PhilCoches year-end blowout sale. Number 2, Isuzu D-Max at Isuzu MU-X. Confirmed na rin ang arrival nitong dalawa sa Pilipinas, pero mukhang mas mauuna ang D-Max. All new na ang platform nito, hindi na based sa Chevrolet Colorado. Mas maangas ang dating in terms of design. Pinalaki ang grill, binago ang headlamps, pati ang fog lamp housings. Sa loob, 9-inch na ang touchscreen head unit. Kala ko kung ano yung 9-inch eh. With Apple CarPlay and Android Auto. Mas malakas na rin ang hatak ng 2021 D-Max with a 3-liter turbo diesel engine making 190 horsepower and 450 Nm of torque. Improved na rin ang aerodynamics nito. Alam nyo ba na mas mataas ang sales ng D-Max kaysa Hilux sa Thailand during the first half of 2020? Now you know. Yung 2021 MU-X naman, bagong bihis na rin. Mas malaki, mas maporma, mas mabangis. Redesigned ang interior with new 20-inch alloy wheels. Mas spacious ang interior at mas loaded na with entertainment and safety tech. Same with the 2021 D-Max, pinalakas din ang engine output. Number 3, Nissan Navara at Nissan Terra. Ito, chismis pa lang, so huwag masyadong umasa. Yung Navara ni-launch sa Thailand. May mga nabago from the outgoing model. Redesigned ang grille, quad LED na ang headlamps. Revamped ang tail lamps at iba na rin ang tailgate. Inside, mas sporty na ang steering wheel at may 8-inch touchscreen head unit. May bagong 2.3-liter twin-turbo diesel under the hood, capable of 190 horsepower and 450 Nm of torque. Meron pa rin Nissan Intelligent Mobility with additional features such as Intelligent Forward Collision Warning at Intelligent Emergency Braking. Launch naman sa Middle East ang Nissan Terra. Xterra nga palang tawag nila doon. Like the Navara, it also gets quad LED headlamps with a redesigned front. Revamped din ang tailgate at LED tail lamps at mas dynamic looking ang alloy wheels. Bago na ang dashboard sa loob with a bigger 9-inch touchscreen, may pa Bose 8 speaker system pa si Mayor. Wow! 2.5-liter gasoline ang makina, good for 165 horsepower and 241 Nm of torque. Pero kung sa Pilipinas yan, malamang palitan ng diesel engine. Number 4, Nissan Kicks. Uy, hindi ito sapatos ha. Talagang sasakyan to. Chismis din ito, pero sana magkatotoo. Tingnan nyo naman, napakagandang crossover. Pero hindi lang maganda, safe na safe pa. Perfect 5 stars lang naman ang rating nito sa ASEAN NCAP pagdating sa crash tests. Kasama ang Pilipinas. La! Dahil dyan,
nadulas ang posibilidad na pwedeng dumating sa atin ang kicks kahit hindi aminin ng Nissan Philippines. Basta kami may pinanghahawakan. Number 5, Nissan Almera. Speculation pa rin pero hindi malayong mangyari. Kung hindi nyo alam, nag-sale ang current Almera sa Pilipinas. Kung hindi ba naman giveaway yan na may binabalak ang Nissan dito? Aba, ewan ko na lang. Anyway, malayong-malayo na ang itsura ng bagong Almera sa current model. Mas pogi, hindi na awkward ang proportions. Sporty na rin ang interior with flat bottom steering wheel at mas komportable ang biyahe with the zero gravity seats. Ang pinakamatindi, turbocharged na ang makina. 1-liter gasoline engine with 97 horsepower and 152 Nm of torque. Number 6, Mazda BT-50. Ito, sure na ang dating. Kahati na niya ang 2021 Isuzu D-Max in terms of platform pero sabihin na nating mas elegante ang dating ng BT-50 dahil at last, gamit na rin niya ang award-winning na Kodo design language. It sports a bigger grille and slimmer headlamps. Pansin ko parang uso yata yung palitan ng headlamps ngayon. Bago na rin ang interior with revised steering wheel at may 9-inch touchscreen na rin. At dahil base nga sa D-Max, the BT-50 gets the same powerful 3-liter turbo diesel engine, likely matched to a 6-speed automatic. Number 7, Toyota Innova facelift. Hindi pa ito sure ha? Isa na yata sa pinakamabentang MPVs ng Toyota ang Innova. Kaya why mess with a formula that works? Well, konting tweaks lang naman sa exterior na makikita sa nilaunch na facelifted Innova sa Indonesia. Medyo naiba yung grille, front bumper at fog lamps. Sa likod, may black trim sa paligid ng tail lamps. Redesigned din ang two-tone 17-inch alloy wheels. Halos pareho pa rin ang interior with the faux wood trim. 7-seater pa rin kaya kasya ang buong pamilya. Wala pa rin Android Auto or Apple CarPlay sa head unit. Engine options include a 2-liter gasoline engine good for 138 horsepower and 183 Nm of torque and a 2.4-liter turbo diesel making 148 horsepower and 360 Nm of torque. Number 8, Kia Picanto facelift. Sabi-sabi lang din, so wag munang umasa. May bago ng grille with chrome trim, surrounded by redesigned projector headlamps. Iba na rin ang front bumper with new fog lamps. May LED type rear combination lamps coupled with new alloy wheels. Maliit ang Picanto pero mas mukha ng palaban. Sa loob, minimal lang ang changes, mostly sa seat trims. Predominantly black pa rin ang interior pero ngayon automatic na ang air conditioning with 7-inch touchscreen head unit. Power comes from a 1-liter 3-cylinder engine na kaya ng mag 78 horsepower and 95 Nm of torque. Sa South Korea, may driver assist features na rin ang Picanto such as lane keeping assist, driver attention warning at automatic emergency braking. Number 9, MG RX-8. Sigurado na ang arrival nito. Itong MG talagang humahato sa market natin with 2 crossovers and 2 sedans. Ngayon, may papangatlo na dahil parating na dito ang RX-8 midsize SUV. This is the first 7-seater ng MG sa Pilipinas at ang dimensions niya, daigpang Fortuner. Grabe ah. Pagdating sa interior, mukhang leather ang madadatnan nyo sa loob. Sure na sandamakmak ang space nito, samahan pa ng Apple CarPlay at Android Auto. Ang likely power unit, isang 2-liter turbocharged gasoline engine, good for 163 horsepower and 360 Nm of torque. Take note, baka ito na rin ang unang MG sa Pilipinas na magkaroon ng 4-wheel drive. Teka, pumapit kayo dito sa susunod na sasabihin ko. Baka dumating na rin sa Pilipinas ang new MG5 at ZS next year. Kung nakita nyo ang mga itsura nila online, baka maglaway kayo. Kulang ang isang map panglinis sa sahig. Number 10, Hyundai Tucson at Santa Fe. Wala pa rin confirmation ito, pero considering na medyo may edad na ang current version sila, eh pwede tayong umasang makakarating dito mga yan. Libre lang naman ang mangarap. Bago na ang design sila pero hindi sila magkahuwag. Medyo angular ang itsura ng Tucson with a geometric grille, headlamps, profile, and rear. Ang Santa Fe naman, very futuristic. Mas pinalaki at pinalapad ang grille, very European pati ang profile. Yung likod, mala Audi, yayamanin ang itsura. Parehong premium ang itsura ng interior pero mas lamang ng konti ang Tucson dahil puro touchscreen ng controls. Ang Santa Fe naman, meron ng terrain mode selector for the first time. In terms of power,
bago ng engine choices ng Tucson, including a 1.6-liter turbocharged gasoline hybrid capable of 227 horsepower and 350 Nm of torque. Meron din yan ang Santa Fe, 1.6 liters with two electric motors for a total combined output of 225 horsepower. Hep, hep, hep! Wait a minute, kaping mainit! Eto, kapapasok lang na balita. Hyundai Philippines just confirmed at the first day of the Manila International Auto Show that it's bringing in four new models in 2021. Those cars are the all-new Tucson, the facelifted but heavily revamped Santa Fe, the refreshed Kona, and an all-new Starex. Mukhang magiging sobrang init ng lineup ng Hyundai next year, ha? Ano sa tingin nyo? Number 11, Subaru Evoltis. Kakapasok lang ng balita na to at confirmed na. As in, confirm. The Evoltis is not Evoltis 5. Dapat ang tawag dito, Evoltis 7. Kasi it's a 7-seat SUV from Subaru, known as the Ascent sa Amerika. Papasok ito sa first half ng 2021, sabi ng Subaru. At eto pa, yung facelifted XV darating din sa first half ng 2021 kasama ng pagbabalik ng Outback. Hindi yung steakhouse, ha? Yung Outback, all-new model na may 2.5-liter engine. Hindi pa natatapos dyan. Fourth quarter ng 2021, dadalhin naman ng Subaru ang second generation ng BRZ. Ito yung sports car ng Subaru na sobrang pogi. Take note, ha? Lahat ng ito ay confirmed by Subaru Philippines mismo. Kaya, abangan! That concludes our PhilCoches 11 new cars coming to the Philippines in 2021. Sa dami ng binigay ko sa inyo, eh kung bitin pa kayo, bahala na kayo dyan. Nawalan na ako ng hininga sa dami niyan, no? This has been your host, Stanley Chi. Please help us reach 100,000 subscribers before the end of the year. Konti na lang, konting-konti na lang, 100,000 na tayo. Kita-kits next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's number one online car portal.